Okay, so hi everyone. Welcome back to my channel. For today's episode of our video, pag-uusapan ko po kung paano, as you can see, that's the title ng pamagat ng vlog na ito. Pag-uusapan ko po in this particular vlog kung ano yung pakiramdam ko effective way to lose weight. So for the information of everybody, especially those person na talagang nakakilala sa akin, grabe talaga ang ibinawas ng aking timbang, especially during this point in time. And it's because I consider health as a very important aspect. So yun nga, being healthy is a must, being active is a must, and having this thing called active lifestyle and getting off with the sedentary lifestyle, pakiramdam ko napaka-importante siya, mga sis. Pero bago ko ibabahagi sa inyo guys kung ano yung mga tips na currently na ginagawa ko upang mabawasan ang aking timbang, pag-usapan muna natin kung ano yung mga rason kung bakit lumaki or lumubo ko ng husto. So way back in the year, as you can see sa thumbnail, 2018, yun yung picture ko talaga. And that is the moment I entered college. So isa sa mga, yung mga reasons kung bakit pakiramdam ko lumubo talaga ako ng husto is, first is yung pag-undergo ko sa hormone replacement therapy, especially yung pag-take ko ng mga birth control pills, which is yung Dayan 35 at yung micropill. Pakiramdam ko, yun talaga yung mga reasons kung bakit lumubo talaga ako ng husto, since ang ginagawa ko is palagi lang akong kumakain, since yung mga birth control pills na yun is isa sa mga side effects niya, mga sis, is yung cravings. And yung mga cravings, talagang need mong isatisfy ang mga cravings na yun, and you can only satisfy it through eating. Aside from that, the moment I entered college, parang nabigla ang aking mindset, or nakakapinibago ang pag-enter ng college. So napaka-stressful talaga, mga sis, at yung lakas, pipigain talaga yung utak, at the same time yung kailangan talaga ang yung full energy sa paggawa ng mga activities, assignments, and also ng mga examinations or pag-aaral para sa examinations. So ang ginagawa ko is nag-stress eating ako, mga sis, especially after examinations or major examinations, especially kapag nakakuha ko ng mga high scores. Ang ginagawa ko is nag-stress eating ako, mga sis. Jollibee yan talaga, isa sa mga comfort zone or comfort place na pinupuntahan ko, comfort food, yung mga pagkain sa Jollibee. So yun nga, because of those reasons, lumubo talaga ako ng husto. Pero yung turning point ko, mga sis, kung bakit ko napag-desisyonan na mag-lose weight, since marami ng mga taong nakaka-notice sa biglaan kong paglaki, at medyo yung iba, offensive na yung mga words na sinasabi nila, medyo nakaka-offend na. Yung iba is medyo degrading or below the belt. Pero yung iba naman is constructive comments or criticisms regarding my weight. Yung iba naman, pakiramdam nila, I look good daw and having such, you know, mas maganda raw tingnan na medyo malaman-laman ako. Pero alam ko sa sarili ko, guys, na medyo hindi yun maganda tingnan. So maybe sinasabi lang nila yun in order to uplift my spirit. Pero yun nga, ang pinaka-turning point ko is yung last year, 2020, specifically yung quarantine period, or yung kung saan hindi na kami nagkakaroon ng face-to-face online sa aming pag-aaral. So ang nangyari nun is I have the control sa pagkain, ng mga pagkain, or mas namamanage ko na ang aking pagkain, or I can now manage my eating habits. At the same time, yung pagka-discover ko ng aking congenital heart defect, isa yan sa mga rason kung bakit tumigil ako sa pagdaan sa proseso ng HRT, right? At the same time, yun din ang turning point ko upang mag-lose na talaga or magbawas ng timbang, since isa sa mga payo ng aking doktor is to lose weight daw, since if hindi ako magbabawas ng timbang at hindi ako umiwas sa pagkain ng mga pagkain rich in carbs such as yung rice, maaari ko raw siyang ikapahamak, or worst case scenario, death. So yun nga, medyo nakakabahala ang payo ng aking doktor. So hindi ako nadalawang isip talaga magbagbawas ng timbang. At first, napakahirap niya, mga sis, most especially na
for a person like me na I'm into eating talaga, or I considered eating as my one of my hobbies. Sa pagkakain ng mga pagkain, I find pleasure in doing such thing. So I really hope, or for sure nakaka-relate kayo sa akin. At yun nga, I tried scanning or surfing the internet or the YouTube, videos in YouTube, to be specific on how to effectively lose weight. And thank you so much sa Chloe Ting Abs Workout Challenge. I will be presenting in this particular side of this video yung mga workout na ginagawa ko. Before, ang dami ko talagang workout na fina-follow kay Chloe. Pero ngayon, ang ginagawa ko lang is yung kanyang abs workout 2 weeks. I'm not really sure if effective siya or hindi ko talaga siya na-achieve for 2 weeks. Pero I must say guys na consistent pa rin ako sa paggawa ng particular challenge na yan even up to this day. And maraming taong nakaka-notice sa pagliit ko raw since I myself, I cannot really say na lumiit ako, pero ang makapagsasabi lang yan is yung mga people around me, sila yung mga taong nakakalubilo po araw-araw. So yun nga ang Chloe Ting Abs Workout Challenge, yun yung workout na pinafollow ko everyday. At ang ginagawa ko sis is every morning and afternoon ko siya ginagawa. It's 11 minutes lang yung video, pero one thing is for sure, napaka-intense talaga guys, yung 11 minutes na yan, that is equivalent to, for me, pakiramdam ko, it's equivalent to 2 hours of intense, hell, sweaty workout. Pero one thing is for sure guys, worth it naman siyang gawin, for as long as meron lang kayong disiplina at pasensya sa patience is very important sa paglulus ng or pagbabawas ng timbang. Aside from that, hindi enough na mag-exercise ka lang or mag-engage ka lang into doing exercises, sabayan mo rin siya ng proper diet. In my case, ang kinakain ko sis is umiiwas na talaga ako sa mga pagkaing matatamis, mga sweets, mga dairy, soft drinks. As much as possible, switch into eating high-protein diet and yung mga vegetables, fruits, and vegetables. At right now, hindi na ako kumakain ng rice. At I'm so thankful na almost one month ko na siyang ginagawa. At ang sarap sa pakiramdam mga sis. Yung feeling ba na napaka, yung wala kang worries or doubts sa iyong isipan na may mangyaring masama sa inyo. Considering the fact na alam mo sa sarili mo na you're doing or you're having this thing called healthy lifestyle. So yun nga, yun lang ang mga ginawa ko para how to effectively lose or para how to effectively bawasan ang aking timbang. And one thing is for sure guys, wala talaga akong pagsisisi na dumaan ako sa ganitong proseso. Since pakiramdam ko, malaki talaga ang naitulong nito upang ma-maintain ko ang aking pagkatawan. And right now, after my last appointment for 2-day echo, nabigla yung aking cardiologist since gumanda yung situation ng aking heart. I have this thing called mitral valve prolapse or congenital heart defect with mild regurgitation. Upon my last 2-day echo, nabigla yung doktor sa resulta ng 2-day echo since wala na yung backflow ng blood or regurgitation is it's out the window. And sabi niya na malaking tulong ang ginagawa kong pagbabawas ng timbang at also yung pagkakaroon ng healthy lifestyle through exercises. So yun nga mga sis, hindi siya basta madali sa una, pero if makaka-adjust ka na, if it has to take time mga sis, you need to bear that in mind. So hindi talaga siya basta madali, most especially ang with regards sa ating diet or sa food natin kinakain at also sipag at syaga sa pag-workout everyday or pag-exercise everyday since yung mga bagay na ito talagang malaki ang kanyang naitutulong upang maging successful tayo sa ating mga hangarin sa ating buhay. So I think that would be all guys. Thank you so much for watching. I really hope na na-inspired kayo sa aking weight loss and I really hope na nakatulong ang video na ito
most especially those person na suffering underlying health conditions at pinapayuhan ng kanilang doktor na magbawas ng timbang. Pero the best thing that you need to do before losing weight is magkonsulta muna sa inyong doktor, since yung iba is kapag medyo bumaba ang kanilang timbang, there is an adverse effect or impact na rin towards sa kanilang kalusugan. So dapat pa rin na dapat pa rin ipagbigay alam sa inyong doktor kung gusto niyong magbawas talaga ng timbang at kung ano yung mga ginagawa niyo, mga strategies para upang mabawasan ang inyong timbang. That way namo-monitor ka niya at nalalaman niya kung may contraindications ba ang mga bagay na ginagawa mo regarding sa yung current health condition. I think that would be all, guys. Thank you so much for watching. God bless us all and see you in my next video. Bye.